ko siya pinagdamutan ng oras, pagmamahal at pag-aaruga. Ikaw, nasaan ka? Nasaan ka nung mga oras na gumagapang ako sa putik at alikabok para lamang buhayin siya? Wala ka! Dahil lumisan ka sa panahong kailangan niya ang isang ina! Mr. Romantico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga lihim kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga tagasubaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras, dito sa ating tulang. Mr. Romantico. Bakit ba hindi ka mapalagay, ha? Armando! Huwag mo sabi kung tatawagin sa buo kong pangalan. Ano bang problema mo? JR. Ano? Para kasing... Parang ano? Parang... Babatuwa ka na kita dyan eh. Ituloy mo sinasabi mo. Parang buntis si Minerva. Ha? At nag-ano kayo? Kailan ba? Kailangan mo pa bang malaman yan? Hindi ba pwede? Gago. Kung nag-ano kayo, siyempre, dapat asahan mo na maaari siyang mabuntis. Maliban na lang kung gumamit ka ng teknik. Hindi siya pwedeng mabuntis. Eh bakit nag-ano kayo kung ayaw mo pala siyang mabuntis? Nung ginagawa ninyo, hindi mo naisip yun. Ngayon tapos na, saka ka na mong problema. Sa ganito mga pagkakataon ko talaga pinagpapasalamat na hindi ako gaano naging habulin ng mga babae. Kasi tingnan mo, hindi ako nababalis ang kagaya mo ngayon. Kapag buntis si Minerva, anong gagawin ko? Ano? May dalawang guhit na pula. Ano? Buntis ako. Buntis ako, Armando. Paano to? Patingin. Baka naman. Ako. Dalawang guhit nga. Papatayin ako ni Papa. Papatayin niya ako kapag nalaman niya buntis ako. Anong gagawin natin? Masalanan mo ito eh. Sabi ko kasi ayokong gawin yun. Paano mapilit ka? Bakit akong sinisisi mo? Pareho nating ginusto yun. Umaayaw ko sa una, pero bumigay ka naman sa uli. Pareho nating kasalanan nito. Paano na ako? Paano na tayo? Hindi pa tayo tapos sa kuleyo? Second year college pa lang tayo, Mando. Papatayin ako ni Papa. May naisip ako. Ano? May naisip akong paraan. Manda! Tay? Mabuti naman't nakauwi ka na. Halika nga muna rin eh. Bakit po? Eto. Oh, ano po ito? Eh, buksan mo. Ba, sapatos? Ayos ba? Sukat mo. Bakit yung po ako binili ng bagong sapatos? Luman-luma na yung ginagamit mo sapatos, hindi ba? Yun na sapatos mo mula nung nag-high school ka. Second year ka na ngayon sa kolehiyo. Hindi pa rin napapalitan. May naitabi pa naman akong pera, kaya naisip kong ibili ka ng bago. Tay, sayang ang pera eh. Oh, bakit naman masasayang? Eh, gagamitin mo naman ang sapatos na yan. Kahit na. Biraw. Ano nangyari sa batang to? Mando? Bakit hindi ka umiimik dyan? Wala.
Sigurado ka na ba rito? Hindi mo pwedeng ituloy ang pagbubuntis. Pero, epektibo ba talaga to? Oo, sabi nung napagtanong ako, marunong daw maglaglag ng bata yung hilot na yan. Paano? Paano kapag nagkamali siya? Baka mamatay ako. Bakit ka naman mamamatay? Hindi naman niya bubuksan ang tiyan mo. May ipaiinom lang daw. Sinisusunod. Pumasok na. Mando, tinatawag na ako. Minerva. Teka lang. Bakit? Pwede ko bang hawakan ang tiyan mo? Bakit? Saglit lang. Dalawang buwan pa lang siguro yan. Wala ka pang masasalat dyan. Meron. Ano? Meron akong nararamdaman. Ano? Oh, sige. Iirin mo pa. Sige pa. Yan. Antok na ako. Patulugin mo naman ako. Bakit iyak mo iyak? Hindi ko alam. Teka. Bakit na? Ako nakakarga. Tana, anak. Tana. Naku, si Papa lang palang gusto ng baby ko eh. Oh. Ewan ko dyan. Ikaw na nga muna kumarga dyan. Tutulog muna ako. Sakit na ng ulo ko. Sige eh. Na, sige na. Matulog ka na muna. Patutulugin ko rin muna ito. Mando, siya nga pala. Ano? Ubus na yung diaper niya ni. Eh. May binili na ako. Saan ka kumuha ng pambili? Secret. Humingi ka na naman sa tatay mo. Hindi ah. Bakit ako huhingi? May pera naman ako. Eh, saan nga galing? Eh, bakit nga kailangan mo pang malaman? Mando ha? Baka mamaya niya gumagawa ka ng illegal. Bakit ako gagawa ng illegal? Ganyan bang pagkakakilala mo sa akin? Eh, bakit kasi ayaw mo sabihin? Oh, isa na lang, oh. Isa na lang. Pare! Uy, JR! Ano? Paalis na ba? Oo, sumakay ka na. Tama palang sinabi nung kaklase natin. Nagkukonduktor ka raw? Kailangan kumayod eh. Ayos ka pare ah. Ibali, maragal na magtrabaho yan. Siya nga pala, kumusta ang iyong mag-ina? Ayos naman. Nakakagapang na si Rachel tapos madalas nakabungiskis eh. Okay. Dati iyakin yun. Pero ngayon, palagi na nakabungiskis. Pumunta ka sa bahay minsan kapag wala kang pasok. Eh, kumusta naman ang may anak? Hindi ko maipaliwanag, pare. Pero, alam mo yung pakiramdam na... Ano? Ganito, maghapon ako nagtatrabaho, pagod. Minsan nga, gutom pa eh. Pero kapag umuwi ako sa bahay, tapos nakikita ko ng anak ko, parang kumiginhawang bigla ang buhay. Nakakawala ng pagod, kaya kinaumagahan, kahit mahirap ang trabaho, bumabangon ako na masaya. Bang iba ka na talaga, parang hindi na ikaw yung Armando na nakilala ko. Bumisita ka sa bahay, magkwentuhan tayo. O sige na, sakay na, nang makalis na tayo. Sabi ko naman sa'yo, ibang trabaho na lang eh. Saan mo ba ako gustong magtrabaho? Wala naman ako makukuha. Eh kasi, nakikita ka ng mga kaklase natin, pati ng mga guru natin. Nahiya ka. Nahiya ka para sa'kin. Hindi naman sa ganun, pero... Aminin mo na, Minerva. Nahiya ka makita ko ng mga kakilala natin na nagkukonduktor sa jeep. Hindi ba? Nahiya ka dahil ayaw mong malaman nila na ang kinakasama mo, konduktor lang ng jeep. Hindi ba? Hindi! Hindi yun ang dahilan! Kung ganun, ano? Sabihin mo! Ayaw! Kasi
kasi ayoko kasi ginaganya mo kanila eh. Ayoko husgahan nila tayong dalawa. Sa kalagayan natin ito, ha? Makinig ka. Mas mahalaga pa bang sasabihin ng ibang tao? Para sa akin, Minerva, mas mahalagang bawat sentimo mong kinikita ko sa isang marangal ng trabaho. Dahil yon ang bumubuhay sa atin. Kundi dahil sa trabaho yun, mamamatay tayo sa gutom. Amanda, ba'y masyado ka naman yata maaga ngayon? Inupahan ko yung jeep namin, Tay. Babiyahe kami ng malayo-layo ngayon. Ganun ba? Pakitingnan nyo lang po si Minerva at ang punyo, ho? Eh, huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa kanila. Tay. Bakit? Mula nang iuwi ko rito si Minerva na nagdadalang tao, hindi pa ako nakakapagpasalamat sa inyo. Para saan? Sa pagtanggap niyo sa amin. Bakit ka naman magpapasalamat? Bahagi yun ng obligasyon ko bilang ama. Andamayan ang aking anak sa lahat ng mga pagdaraanan niya. Tay? Mahirap ang buhay, Armando. Mahirap magtaguyod ng pamilya. May mga pagkakataong manghihina at mapapagod ka. Pero huwag na huwag kang susuko. Tatagan mo ang loob mo. Ganyan ang isang padre de pamilya. Hindi basta-basta sumusuko. Minerva, andito ako sa kusina. Itay? Bakit? Pwede ko ba niyong bandayan ho sandali si Rachel? May kukunin lang ho sana akong padala sa akin ng kapatid ko. Sige. May iniwan naman po akong gata sa bote. Kapag nagutom po siya, pwede niyong padidahin sa bote. Sige. Matatagal lang ka ba? Depende po kung mahaba yung pila. Sige, ako na muna ang bahala sa apo ko. Salamat po, Tay. Sige ho, alis na po ako. Mag-iingat ka. Tulog na yata ang mag-ina ko. Bah, Tay. Bakit dito ito natulog sa upuan? Karga-karga po si Rachel. Armando. Okay, tulog din ng bata. O Tay, asan si Minerva? Pasensya na ho, nagising kayo. Naku, wala yun. Buti na lang hindi ko nabitiwan si Rachel. Inaabot ako ng antok eh. Nasaan po si Minerva? Abay, sabi niya kanina, kukuha lang siya ng padala. Padala? Gabi na ho ah. Akin na po si Rachel. Sige. Anak, nakatulog ka na kay Lolo. Teka, Tay. Bakit? Bakit parang mainit si Rachel? Ha? Abay, hindi ko napansin. May lagnat ang anak ko ha. May lagnat si Rachel. Tsaka Tay, bakit parang may mga pantal-pantal siya oh? Ha? Hindi ko rin napansin yan kanina. Mabuti pa dalhin natin doon kay Ason, yung midwife ng munisipyo. Bilisan mo! Mando? Saan ka galing? Pasensya na ha. Buong gabi wala ka. Hindi ko naman alam na mangyayari ito eh. Saan ka nga nagpunta? Kuan, sa bahay. Umuwi ka sa inyo? Iniwan mong anak mo? Birthday kasi ni Papa kahapon.
inaapoy na ng lagdat ang anak mo tapos wala ka sa tabi niya kasi pumunta ka sa birthday ng papa mo. Eh, hindi ko naman alam na... Mabuti na lang. Nadala namin kagad dito sa ospital si Rachel. May dengue ang anak mo. Ikaw ang palaging kasama niya tapos hindi mo malang napansin ang mga sintomas? Eh, bakit parang sinisisi mo ko? Ano bang alam ko sa dengue? Kung hindi ka sana umalis kahapon, edi sana napansin mo kagad kung tumataas na ang temperatura niya. Biniling ko naman siya kay Tay. Ikaw ang ina eh. At saka, bakit ang sabi ng tatay ko, kukuha ka lang ng padalang pera ng kapatid mo? Eh, ba't kailangan mong magsinungaling? Hindi ko naman talaga planong umuwi. Kaya lang na... Kwan, namimiss ko yung bahay eh. Namimiss ko sila na papa at si mama. Minerva, may anak ka na. Itong batang gagawin mong prioridad. Kapag naulit pa ito, makikita mo. Makikita mo. Minerva. Sige na. Matulog ka na muna. Ako na magbabantay kay Reza. Hindi, huwag na ko tayo. Ako na lang po. Ilang araw ka nang hindi nakakatulog na maayos mula nang maiuwi nyo rito sa bahay si Reza. Ayos lang mo yun, Tay. Konting tiis na lang, Minerva. Kapag umidad na ng 4 anyos itong anak nyo, mas madali na ang pag-aalaga. Mahirap lang talaga mag-alaga ng bata kapag ganitong maliit pa. Opo, Tay. Alam ko naman po yun eh. Pagpasensyahan mo na rin si Armando, ha? Kung napagsasabihan ka madalas. Alam kong nag-aalala lang siya ng labis sa anak ninyo. Naiintindihan ko naman po yun, Tay. Sige. Tawagin mo lang ako kapag may kailangan ka, ha? Opo. Hello. Mando, wala nang diaper si Rachel. Tapos, konti na rin yung gatas ko. Kaya kailangan nang bumili ng formula milk. Sige, didiskartehan ko bukas. Eh, bakit nga pala maaga ka umuwi ngayon? Nasira yung jeep eh. Baka raw mga isang linggo yung sa talir. Paano yan? Wala kang trabaho. Bahala na. Anong bahala na? Paano tayo? Ako na nga bahala. Ano kasi sinasabi ko eh. Na ano? Hindi pa naman talaga tayo handa sa ganitong sitwasyon. Teka. Bakit parang ibang nababasa ko sa tono ng pananalita mo, ha Minerva? Kaya hirap na hirap tayo magpalaki ng bata kasi dapat, hindi pa tayo dapat nagkaroon ng... Bah, binabalikan mo na naman bang desisyon kung buhay ng bata imbis na ipalaglag? Ano ba? Hindi ba sabi ko sa'yo? Ayoko nang narinig yan sa'yo. Eh, totoo naman yun eh. Hindi pa tayo handa magkaroon ng anak, bumuo ng pamilya. Papusukan lang ang nagdala sa atin sa ganitong sitwasyon. Oo, hindi tayo handa. Pero kailangan na natin panindigan ang ginawa natin dahil kahit itinuloy natin ang pagpapalaglag noon, hindi na mababago pang katotohanan na isa na tayong magulang. Kung ipinalaglag natin si Rachel, kaya bang dalhin ang konsensya mong alaalang minsan kang pumatay ng isang tao? Hindi ba yung tao noon? Dugo pa lamang siya! Narinig mo ba ang sinasabi mo? Balik, tingnan mo ang anak mong natutulog. Tingnan mo! Iwan mo ulo ko! Pinaghihinayangan mo bang binuhay mong isang anghel na kagaya niya? Ha? Anong klase kang ina? Pagod na ako! Pagod na ako sa ganitong buhay! Minerva! Ayoko ng ganito! Marami akong pangarap! Marami akong gustong maabot! Yung mga kaklase dati ay malapit na magtapos sa kolehiyo! Tapos tayo ito! Para tayo mga preso lang ang kulong sa ganitong uri ng buhay! Wala na akong ginawa ko di magpanindi ng bata, magpalit ang daya, pero sawa na ako! Hirap na ako! Ikaw lang bang nahihirapan? Ikaw lang ba? Eh, ginusto mo naman ito eh! Kaya ako nahihirapan, mabalakapan ako! Sinasabi ko sa iyo, pagod niya ako! Kaya mo yan. Siya nga pala, si Minerva. Kumusta? Kumusta?
ka na, anak? Ha? Andito na ako. Oh, kumain ka na? Di ba eh. Tara, sabay na tayo. Ba, naglinis ka ba ng bahay? Parang maaliwalas ha. Oo, nag-ayos ako kanina. Ay, anak, kumusta ng anak ko ha? Hmm? Gustong gusto ka na anak mo. Kapag sa akin, bihirang bumungis-ngis ng ganyan yun. Gustong gusto niya yata ang amoy ko. Iwan mo muna siya sa crib. Kain muna tayo. Minerva. O bakit? Tungkol sa pagtatalo natin ng isang araw. Ay, hindi natin pag-usapan yun. Tsaka isa pa, hindi na yung mauulit. Wala ka na maririnig na reklama mula sa akin. Salamat. Yung nga pala, namili ako ng magamit ni Rachel. Ha? Tapos, bumili na rin ako ng ilang gata ng gatas para medyo matagal. Saan ka kumuha ng pera? Juan, nagpadala si Kuya. Ganun? Mm-mm. Sabihin mo, salamat ha. Alam niya na yun. Hayaan mo, naghahanap ako ng ibang trabaho para hindi na tayo panahiram o hingi sa mga kapamilya mo. Ay, huwag mo naisipin yun. Kahit nagalit siya na lang sa atin ang malaman nilang buntis ka, hindi ka pa rin nila natitiis. Marahil, ganun nga kapag kapamilya mo, hindi mo kayang tiisin. Masya, tama na, Tara. Magkapunan na tayo. Sige. Gugutom na ako. Ano, Armando? Nakuha ka ba? Oo, tay. Ahente raw eh. Sasama ako sa truck nila na bumabiyahe. Mabuti yan. May sigurado ka ng sweldo buwan-buwan. Hindi kagaya sa pagkukonduktor na hindi mo alam kung magkano kikitain mo sa isang araw. Minsan, nasisiraan pa sa sakyan. Kaya nga po eh, tamang-tama. Malapit ng magpasko. Para naman makapagdiwang tayo kahit simple lang. Pero baka kung hindi ka na maaring magbabadyan sa cellphone, hindi ka na makakatawag mi at miya kay Minerva. Oo. Hindi pa madalas kang tumatawag kay Minerva. Madalas kayo magkausap sa cellphone. Hindi naman po ako tumatawag sa kanya tayo, maliban na lang kung may emergency. Madalas nga iniiwan ko itong cellphone dito sa bahay. Sino kaya yung kausap niya palagi sa cellphone? Oo. Madalas ko siyang naririnig na may kausap. Minsan pa nga lumalabas din niya sa bahay. Pumupunta doon sa may bakuran. Inisip ko naman na baka kakumahina ang signal dito sa loob. Nasaan na kaya si Minerva? Kanina pa siyang tanghali nagpaalam sa akin, pero hindi pa rin bumabalik hanggang ngayon. Alas 7 na ng gabi. At naku, kaya na nga ba sinasabi? Umiyak na ang apo ko. Apo! Apo! Taga. Alika, alika. Tahan na, alika. Kakargahin ka ni Lolo. Ay, tahan na. Ay, mabutit narito ka na. Bakit po? Si Minerva, nagpaalam sa akin na aalis kaninang tanghali. Oh. Pero hanggang ngayon wala pa rin. Ano ho? Subukan mo kayang tawagan. Sandali ho, magpapaload lang ako. Diyan muna kayo, tay. Bantayan niyo muna si Rachel. Isang linggo nang hindi umuwi si Minerva. Hindi rin ba siya matawagan? Hindi rin, tay. Sinubok mo na bang puntahan sa kanila? Hindi raw sa kanila umuwi si Minerva. At hindi rin totoong pumunta siya sa kanila nung birthday ng papa niya. Ano? Isa pa, hindi rin pala kapatid niyang lalaki ang nagpapadala ng pera sa kanya. Ano? Tay, mukhang iniwan na kami ni Minerva. Iniwanan niya kami ng anak ko. Tay, yung gatas nakahanda na dyan, ho. Oh. Lalagay mo na lang sa bote. Oo, sige. Ako na ang bahala rito.
Akala mo naman sa akin, unang beses pala mag-alaga ng bata. Lima kayong inalagaan ko. Oo nga, basta tay, kapag may napansin kayong problema, tawagan nyo kaagad ako. Oo, sige na, sige na. Umalis ka na at baka maiwan ka na ng truck. Salamat to. Pipilitin kong makauwi ng maaga mamaya. Huwag ka na sabi mag-alala. Pwede ko naman papuntahin dito ang ate mo kung may kailangan. O sige, oh. Bahala na kayo kay Rachel, tay. Alis na ako. Ay, kawawang Armando. Mag-isang palalakihin ang kanyang anak. Nasaan na kaya si Minerva? Bakit siya umalis? Bakit na iniwan ang kanyang mag-ama? Bakit? Ano ito? Balibago na naman laruan. Tay, tatlong taon na si Rachel. Kawawa naman kung walang ibang laro ang nakikita rito sa bahay. Kayo na nga lang dalawang madalas na magkasama rito. Eh, magtipid ka naman. Huwag mong gastusin ang pera mo. Noong nakaraan, ibinili mo na naman ng bagong sapatos eh. Hindi pa naman yan lumalabas ng madalas. At saka yung tsinelas niya na may tali para hindi matanggal. Ayos na yun. Tay, kahit mahirap ang buhay, gusto kong ibigay kay Rachel ang nararapat sa kanya. Ayos lang na gumastos ako ng pera. Ang mahalaga, nagagamit naman ang anak ko. Parang kailan lang. Teenager ka pa. Ngayon eh, kung mag-isip ka, padre de pamilya ka na talaga. Yun naman ang turo nyo sa akin, di ho ba? Pero huwag mong ibuhos sa anak mo ang lahat. Magtira ka rin ng para sa'yo, Armando. Happy birthday to you. Oh, i-blow mo na ang candle, anak. Okay. Thank you, Papa. Pagpasalamat ka sa lolo mo, siyang bumili ng cake na ito. Thank you, Lolo. Maliit na bagay lang yan po. Oh, bakit ang lolo mo may kiss? Ako wala? Siyempre meron. Tara na at kumain na tayo. Pakainin mo na ang mga bisita mo, Rachel. Kain na tayo. Sandy, mauna ka. Uy, grabe ka ha. Parang mo na rin sinabing ako ang pinakamatakaw sa amin lahat dito. Bakit, hindi ba? Oo, slight lang. Oy, kain kayo ah. Kain lang kayo, huwag kayong mahihiya. Oh, sige na. Kain lang kayo. Ubusin nyo yan. Para sa inyo talaga yan. Salamat po. Sige na, bilisan mo na. Kumain ka na kasi. Meron akong pakikita sa'yo. Oo. Sabi ni Papa, ito lang yung naitago niyang picture ni Mama. Asa na nga siya? Sabi niya ni Papa, kasama doon si Mama doon sa mga pasahero nung lumubog na lansya noong baby pa ako. Hindi na nakuha yung katawan niya sa dagat. Ay, patay na siya? Sabi rin, pwedeng oo, pwede namang baka napadpad sa ibang isla. Pero kung buhay siya, dapat bumalik na siya rito. Malay mo, tulad nung mga palabas na nagka-amnesia, ganun. Baliw, niniwala ka dun? Ewan, wala namang nakakaalam sa totoong nangyari sa kanya matapos yung aksidente. Pero maganda siya, pumukha mo siya, oo. Pareho kayo ng hugas ng lips. Tapos yung face, oh. Kumukha ko nga daw si Mama. Sabi siguro. Miss na siya ng Papa mo, no? Madalas ko nga nakikita na hawak-hawak niya tong picture na to, eh. Para pala silang Jack and Rose dun sa Titanic? Eh, kaya lang eh. Hindi niya kasama si Papa nang lumubog yung barko. Ay, anyway, tara na. Labas na tayo. Ay, siya nga pala. Sasama ka ba sa susunod na linggo sa outing natin? Ewan. Eh, magpapaalam muna ako kay Papa.
question mo, ha? Ibayad mo kagad. Ingatan mo, ha? Okay. Thank you, pa. Oh, ito naman ang allowance mo. Thank you pa rin. Tapos ano pa? Ano pa kailangan mo? Pa? Kasi sa susunod na linggo may outing kami. Outing? Pwede po akong sumama? Promise, hindi ako magpapasaway. Behave ako. At saka, may mga kasama naman kaming teacher. Sigurado? Opo. Yung dalawa naming bagets na teacher sasama. O sige, basta't mag-iingat ka. Yay! Thank you pa! You're the best! Ginobola mo pa ako. Sige na, sige na. Umalis ka na. Okay. At baka malate ka na naman. Okay, sige, bye! Na. Pag-iingat ka, ha? Opo. Ay, parang kailan lang. Kinakarga pa kita. Ngayon, 18 ka na, Rachel. 18 taon na rin mula nang umalis si Minerva. Ano na kayang nangyari sa kanya? Rachel, tingnan mo tong kuha ko ng mga nadaanan na natin kanina habang nag-hiking. Tingin? Wow! Ang ganda! Sabi ko naman kasi sa'yo eh, magpabili ka na rin sa papa mo ng ganitong camera. Ganda nito. Oh, simple lang naman ang hanap buhay ni papa eh. Hindi niya kayang ibili ko ng ganyan. Sa bagay, hanggang ngayon nga, tumaas na't lahat ng presyo ng pamasahe pero hindi tumataas ang allowance mo. Ayos lang yan, friend. Soon, baka ma-promote na rin ng papa mo. Paano namang mapopromote? Wala namang promotion doon sa trabaho niya. Tsaka, hindi naman siya mapipili kasi hindi siya nakagraduate. Kaya abang buhay na siguro siyang ahente. Pero kahit ganun ang trabaho ng papa mo, napapag-aral ka niya. Tapos, dito pa sa private school. Pero mahirap din yun, ha? Kaya nga, naiintindihan ko naman kapag nagtitipid si papa. Kasi, hindi naman ganun kalaki yung kita niya. Okay na yun sa akin. Mahal naman ako ng papa ko. Tsaka kahit kailan, di niya ako pinababayaan. Kapag may hinihingi ako sa kanya, minsan, kailangan ko pa maghintay bago niya maibigay sa akin. Pero, naibibigay niya naman sa akin yun, yung ibang mga luho ko. Oh, di ko na rin naman siya ipagpapalit, ano, kahit na kaninong papa. Bayan, ano ba susuotin ko? Kasi naman eh, bakit kailangan pa magsuot ng business attire? Pwede namang uniform na lang. Rachel, anak. Pa? Bakit mo? Oh, ano nang nangyari sa kwarto mo? Dinaanan ba ito ng bagyo? Ay, kasi naghahanap ako ng isusuot ko para sa activity namin bukas. Oh. Kunwari, nasa actual job interview kami. Eh, kaso lang wala akong hanap na damit. Ganun ba? Ay, meron sana. Kaso, di naman bagay sa sapatos ko. Oo nga pala. Isa lang ang sapatos mo. Yung ginagamit mo lang papunta sa school. Eh, kailan bang activity mo na yan? Sa makalawa na. O sige, gagawa natin ng paraan. Tawagan ng Diyos. Oo, dalagang-dalaga na itong ginaanak ko, pare. Dalaga na. Pero wala pa yung natatanggap na regalo galing sa'yo. Uy, di totoo yun, ha? Kasi nung alingan yan. Oh, maupo ka muna. Uminom ka muna nitong juice. Tawa, salamat. Nauuhaw na talaga ako, eh. Ay, excuse me. Maimaw ko muna kayo, Ninong. Oh, sige. Oh, pare. Bakit naparito ka? May nakita kasi ako, pare. Nakita? Ano nakita mo? Si Minerva. Sino? Si Minerva. Si Minerva? Oo. Asan? Doon sa amin. Akala ko nga namamalikmata na ako. Pero hindi ko makakalimutan yung malaking nunal niya sa sentido. Eh, isa nga yun. O, di ba? Narito siya. Sa tingin ko, pare.
Tama yung balibalita noon na sumama siya sa ibang lalaki at nag-ibang bansa. Kaya maganda yung naging desisyon mong umalis sa dati niyong bahay. Kasi kung hindi, siguradong hindi mo mapapaniwala si Rachel sa gawa-gawa mong kwento tungkol sa pagkawala ni Minerva. Kasi sigurado kami magkukwento sa anak mo na taga-ron din sa atin tungkol sa totoong dahilan ng kanyang pagkawala. Kung totoong siya nga yun. Siya nga yun, pare. Kung siya nga yun, pare. Paano kung hanapin niya kayo at si Rachel? Anong gagawin mo? Binili mo ako ng bagong sapatos, pa. Hindi. Regalo yan ang ninong mo sa'yo. Talaga? Kasya ba sa'yo? Opo. Ito na yung gagamitin ko ngayon sa activity namin. Sakto, hindi ba? Sinabihan mo ba si ninong? Nagtatanong kasi kung ano raw ang ireregalo niya sa'yo. Sakto pala yung pagpunta niya rito. Oo. Sabi ko, kung pupunta siya rito, magdala siya ng regalo. Hmm? Akala ko nga wala eh. Ite-text ko na lang si Ninong para makapagpasalamat ako. Oo, sige, sige. Ay, may tao. Magandang araw. Sino po kayo? Sino yan, Rachel? Rachel? Ikaw na si Rachel? Kilala niyo po ako? Anak, sino bang... Armando! Armando, patawarin mo sana ako. Patawarin mo ako sa biglaang kong pag-alis. Bakit mo kami pinuntahan? Hanggang ngayon, sinusurot pa rin ako ng aking konsensya. Walang araw na hindi ko kayo naaalala ni Rachel. Paano mo kami nagawang iwan? Patawarin mo sana ako, Armando. Alam ko isang napakalaking pagkakamali ang pag-alis ko. 18 taon ang lumipas. Oo, alam ko. Kaya kahit papaano, gusto ko sana makabawi man lang. 18 taon akong nagsisinungaling kay Rachel. Anong ibig mong sabihin? Kayo? Ang mama ko? Oh, Diyos ko. Laki-laki mo na. Sanggol ka pa nang huli kita makita. Kayo yung nasa picture na pinakita sa akin ni Papa? Oo. Ako yun. Niyakap niya ako. Sabi ko na nga, Ma, buhay kayo. Buhay kayo, Mama. Oo, buhay ako. Buhay ako, anak. Pero bakit ngayon niyo lang kami ni Papa hinalam? Rachel, napakahabang kwento. Kapag lumaon, maiintindihan mo rin. Ibig ba sabihin ito? Isang buong pamilya na tayo ngayon? Ha? May sarili na kami siyang pamilya, Armando. Oo, tay. May asawa siya pero walang anak. Sa Amerika sila pumirme. Halos 1 taon pa lang nang bumalik sila rito. Kaya ba siya umalis noon dahil sumama siya sa ibang lalaki? Marahil. Hindi ko na ho siya tinanong, tay. Para saan pa? Sinabi mo ba sa kanya tungkol sa bersyon ng kwento na alam ng anak ninyo? Oo. Pumayag naman siyang sakya na lang yung kwento. Ano ba ang plano niya? Bakit siya pumunta rito sa inyo? Bakit siya nagpakita sa inyo ng aking apo? Talaga? Para sa akin ito, Ma? Oo. Hindi ba sabi mo nung isang araw, gusto mo magkaroon ng sariling camera? Wow! Saya-saya ko! Yes, ito nga yung gusto ko! Thank you! Thank you, Ma! Walang anuman. Mula ngayon, ibibigay ko sa'yo lahat ang gusto mo.
lahat ng pangangailangan mo. Ah, Armando. Narito ka na. Pa! Pa! Dali, tingnan mo to, oh. Ito, binili ako ni Mama, yung pangarap kong camera. Ingatan mo yan. Mukhang mamahalin yan. Oo naman pa. Ma, thank you ulit. Ang yaman pala ng Mama mo. Sayang nga. Kala ko mabubuo na kami. Kaya lang, may iba na pala siyang asawa. Ay, ibig sabihin? Oo. Tama yung naisip natin dati. Napadpad siya sa ibang lugar nung lumubog yung lansya. Tapos ang sabi niya, matagal siyang na-confine sa ospital. Tapos nung binalikan niya kami, wala na kami doon sa dati namin tinitiron. Sayang naman. Ang napangasawa niya mayaman, kaya maayos ang buhay niya ngayon. Siguro masakit yung para sa papa mo. Alin? Yung pagbalik ng mama mo, pero may iba na siyang asawa. Okay lang yan kay papa. Halos 2 dekada na nga lumipas eh. Akala niya talaga patay na si mama, kaya tinanggap niya na rin yung lahat. Eh, hindi ko naman siya tinatanong ng iba pa mga bagay. Basta ang mahalaga sa akin, Sandy, meron na akong mama ngayon. At ang sabi niya, handa niyang ibigay sa akin ang lahat para makabawi siya doon sa mga pagkukulang niya sa akin. Ngayon ko napagtanto. Ang sarap pala ng pakiramdam na merong mama. Oh, buti nakauwi ka na. Kumain kasi kami sa labas ni Mama. Pasensya ka na, Armando. Hindi ko na nasabi sa'yo. Ayos lang. Rachel, pumasok ka na. Opo. Bye, Ma. Bye. Good night. Good night. Sige, Minerva. Mag-iingat ka sa pagmamaneho, ha? Sandali, Armando. Ha? Eto, konting halaga. Pandagdag niyo sa panggastos dito sa bahay. Huwag na. May pera naman ako eh. Sige na, tanggapin mo na. Para naman mabilan mo palagi na masarap na ulam si Rachel. Kahit sa ganitong paraan man lang, makatulong ako sa inyo. Sige na. Sige, salamat. Okay, alis na ako. Pag-iingat ka. Paano bang sistema nyo, pare? Pumunta siya dito para makasama si Rachel? Minsan, sinusundo niya si Rachel sa eskwelahan. Kapag Sabado at Linggo, naroon sa kanya si Rachel. Ganun ba? Mabait ba naman yung asawa niya? Mabait naman daw, sabi ni Rachel. Pero kung ako nga lang ang papipiliin, ayoko sanang bumalik pa siya, pero iniisip ko rin si Rachel. Kasalanan ko rin naman. Saka gusto ang kong pagtakpan si Minerva at hindi siya masira kay Rachel. Gumawa ako ng kwentong habang buhay kung kailangan panindigan. Hindi lang yan, pare. Hindi ba sabi mo noon, ayaw mong masaktan si Rachel at isipin niyang inabando na siya ng kanyang sariling nanay at na mabuhay siya na may galit kay Minerva? Tama ka. Pero wala bang nasasabi si Minerva, pare, na halimbawa kukunin niya si Rachel sa'yo? Ay, nakao. Aba, ang daming kalat ng kwarto ni Rachel. Oh, ay palibasa, madalas kasama ng mama niya kaya hindi na nakapaglilinis. Mabuti pa ilinisin ko ito. Teka, may kung ano-anong mga basura rito. Naka, nilalanggam na. Ay, nako, ano yun? May naulog. Ano kaya? Parang camera ito ah. Nako, ay baka nasira. Lo, ano ginagawa niyo rito? Andiyan ka na pala.
Ay, naglilinis ako ng kwarto mo. Oh, bakit hawak-hawak niyong camera ko? Oh, camera ito. Nalaglag kasi habang... Ano? Akin na nga! Oh my gosh! Nabasag yung lens! Nabasag ba? Eh, bakit kasi nakikialam kayo sa mga gamit ko? Alam niyo ba kung magkano to? Eh, ang mahal-mahal nito! Hindi nga ito kayang bili ni Papa eh. Regalo to sa akin ni Mama. Pasensya na, Apo. Kasi naman sa susunod, huwag niyong pinakikialaman yung mga gamit ko sa kwarto. Hindi ano nangyayari dito? Eh, kasi si Lolo pa. Baba mo, boss mo. Malayo pa ako, narinig ko ng boses mo eh. Hindi naman bingin Lolo mo. Bakit mo siya sinisigawan? Eh, masyado kasi siya pakailamero. Ano? O, tingnan mo, nasira yung kamerang bigay sa akin ni Mama. Kaya niyo bang paayos to? Wala nga kayong pera kahit pang paayos nito eh. Wessel! Kailan ka pa natutong magsalita ng ganyan sa nakatatanda sa'yo? Mas mahalaga bang kamera niyan kaysa sa pagrespeto sa akin at sa lolo mo? Ha? Wessel! Bumalik ka rito! Kinakausap pa kita! Ako na siya nagpunta rito kasi ayaw niya umuwi. Pinaayos ko na yung camera. Wala lang kayong dapat pang alalahanin. Tsaka isa pa naisip ko, dahil narito na ako, baka maaaring doon na lamang siya sa akin. Ano? 18 taon mo na siya nakasama, Armando. Baka naman maaaring ipaubaya mo na siya sa akin ngayon. Gustong-gusto kong makasama ang anak ko. Isa pa, gusto ko rin maibigay sa kanya ang kalidad ng edukasyon at pamumuhay na nararapat sa kanya. Hindi ko kaya makita na nahihirapan siya. Samantalang kaya ko namang ibigay sa kanya ang isang maayos na pamumuhay. Naririnig mo ba ang sarili mo, Minerva? Armando, I just want the best for my daughter. Huwag mo kong ini-English-English! Best-best! Gusto mo ng best para kay Rachel? Sana noon pa! Sana noon mo pa naisip yan! Noong sanggol pa siya, noong nasa sinapupunan mo pa lamang siya. Ilang ulit ko bang sasabihin sa iyo na pinagsisisihan ko ang lahat ng iyon? Kaya nga ako naririto para ibigay sa kanya ang lahat ng pangangailangan niya. Ang klase ng buhay na hindi mo kayang ibigay. Anong karapatan mong husgahan ang pagpapalaki ko sa aking anak? Oo, hindi ako mayaman. Hindi ko kayang ibigay lahat ng luho at ginawang dapat ay nararanasan niya. Pero ni Misan, hindi ko siya pinagdamutan ng oras, pagmamahal at pag-aaruga. Armando, ikaw nasaan ka? Nasaan ka ng mga oras na gumagapang ako sa putik at alikabok para lang buhayin siya? Wala ka! Dahil lumisan ka sa panahong kailangan niya ang isang ina! Sorry, kung akala mo, hinuhusgahan ko ang pagpapalaki mo sa kanya. Pero hindi yun ang intention ko. Ang ibig kong sabihin, gusto kong puna ng mga pagkukulang ko sa kanya. Mahirap bang intindihin yun, Armando? Tinakasan mong responsibilidad mo bilang isang ina. Iniwan mo kami para sa sarili mong kapakanan. Iniwan mong parang basura si Rachel. Wala kang alam. Wala kang alam sa mga pinagdaanan ko para lamang mapalaki siya ng maayos sa kabila ng hirap sa buhay na dapat sana hinarap natin na magkasama. Pero inabandon na mo kami. Iniwan mo kami. Habang nagsisikap akong buhayin kayo, ikaw anong ginawa mo? Naghanap ka ng ibang lalaki. Armando! Dinumihan mo ako sa ulo. At ngayon? Ngayon babalik ka para silawin ang pera ng lalaking yon ng ating anak? Nasaan ang konsensya mo? Kahit hindi bilang isang ina, kundi bilang isang tao. Ha? Itong tatandaan mo, Minerva. Hindi ako papayag na ilayo mo sa akin ang aking anak. Armando. Hindi ko hayaang mangyari yun. Hindi ko ipagkakatiwala sa isang taong kagaya mo ang anak ko. Sandy, bakit? Oh, yung papa mo.
Si Papa? Oo. Nasa labas ng gate. Gusto ka kang makausap. Sabihin mo ayoko. Pero kanina pa siya nandun. Buti na nga lang daw nakita niya ako eh. Hayaan mo siya. Basta, ayoko siya makausap. Sabi ko na nga ba, may ibang plano si Minerva. Pero alam mo pare, nung isang gabi, naisip ko rin eh. Siguro mas mainam nga kung ipaubaya ko na lang sa kanya si Razel. Kasi... Bakit? Para mas maging maayos ang buhay ni Razel. Sa akin, puro mga simpleng bagay lang ang kaya kong ibigay sa kanya. Si Minerva, kaya niyang ibigay ang lahat kay Razel. Ngayon, minamaliit mo na rin ang sarili mo. Kahit damit. Minsan sa isang taon ko lang maibili ng bagong damit si Razel. Yung sapatos niya, kung hindi mo pa siya binilhan, hindi pa siya makakapagsuot ng bago at maayos na klase ng sapatos. Naalala mo ba pare nung bata pa si Razel? Tapos kailangan niya sumali sa Miss... ano ba yun? Miss United Nations yata yun. Yung kailangan niya magsuot ng mga damit ng ibang bansa tapos gawa sa recycled materials. Di ba nakarating ka pa sa akin para mangolekta ng mga dyaryo at kung ano ng mga papel? Nanalo si Razel dun. Ang alam ko siyang yung may pinakamagandang costume. Kaya alam mo pare, kumpiyansa ako sa'yo. Kahit hindi ka mapera, alam kong dahil sa pagmamahal mo sa anak mo, kaya mong gawin lahat para masiguro na magkakaroon siya ng magandang kinabukasan. Pare? Huwag kang panghinaan ng loob, pare. At huwag mong mamalitan ang pagiging isang mabuting ama mo kay Razel. Saan kaya nakaparada yung sasakyan ni Mama? Razel? Pa? Sinundo kita. Tara na, umuwi na tayo. Ayoko. Ano? Ayoko na sa bahay. Anak. Bibisita na lang po ako sa inyo ni Lolo. Anak, sorry kung napagtaasan kita ng boses nung nakaraan. Ayoko lang na hindi mo ikinagalang ang lolo mo. Ayos na sa akin yun. Naunawaan ko naman yun. Pero, di ba, mas mabuting kay Mama na lang ako tumira. Para hindi ka na rin nahihirapan na magpaaral sa akin. Para yung kinikita mo sa inyo na lang ni Lolo. Total, kaya namang ibigay ni Mama ang lahat ng pangailangan ko. Razel. Nagsakripisyo ko na sa akin ng ilang taon. Tama na yun. Ngayon, di mo na ako kailangang alalahanin pa. Ganyan lang bang papel ko sa buhay mo? Isang ama na nagtatrabaho para mapakain ka at mapag-aral? Ah, Razel? Umuulan na pa. Umuwi ka na. Razel! Razel! Ma! Ano ba? Sabi ko naman sa inyo, ayoko nang bumalik sa bahay. Miss ka na ng papa mo at ng lolo mo. Kailangan mo na umuwi. Ayoko nga! Bakit magustong-gusto mong bumalik ako doon? Ayaw mo ba sa akin? Ayaw mo makasama ako? Sabi mo, babawi ka sa akin. Oo. Pero ayoko lang ganito, anak. Hindi ako napapanatag. Ayoko kay Papa. Gusto ko dito sa'yo. Sinubukan ko. Sinubukan ko, Razel. Pero siguro nga, hindi ako mabuting ina. Ano bang sinasabi mo? Tingnan mo. Mula nang dumating ako, nagkagulo kayo ng papa mo. Palagi kayong nag-aaway. Naglayas ka pa sa inyo. Hindi ako mabuting impluwensya sa iyo, anak. Mahal ka ng papa mo. Huwag mo sabihin ayaw mo sa kanya. Dahil mabuti siyang ama. Ako. Ako ang hindi mabuting ina. Hindi kita maintindihan eh. Ilang ulit kitang sinubukang ipalaglag noon,
ano? Nung nalaman namin noon, nabuntis ako. Pareho kaming takot na takot ang papa mo. Kaya plano namin ipalaglag ka. Pero nang papasok na ako sa kwarto ng hilot, sinalat ang papa mo ang tiyan ko. Tapos ang sabi niya sa akin, may naramdaman siyang pumipintig. Kaya hinila niya akong pauwi. Siya ang nagdesisyong buhayin ka. Kahit ilang beses kong ginustong ipalaglag ka. Tapos, nung naipanganak na kita, mag-iisang taong ka na noon. Pero hindi pa rin ako halos makapaniwala na nanay na ako. Hirap na hirap akong alagaan ka. Tapos, naging textmate ko ang Tito Alex mo. Pinangakuan niya ako na isang maayos na buhay. Pero ang sabi niya kung sasama ko sa kanya, kailangan kitang iwan. Rachel, hindi totoong na aksidente ako sa dagat. Hindi totoo yung kwento ng papa mo. Ginawa niya lang yon para hindi ka magtanim ng galit sa akin. Ayaw niyang isipin mo ay nabandon na kita. Iniwang kita, Rachel. Iniwang ko kayo ng papa mo. Pinagpalit ko kayo sa isang maginhawang buhay. Kaya nga siguro pinarusahan ako ng Diyos. Hindi niya na ako biniyayaan pang muli ng anak. Ma! Hindi totoo yan. Kahit walang kapatawaran ang ginawa ko sa iyo, sa inyo ng papa mo, hihingi pa rin ako sa iyo ng tawad. Patawarin mo rin ako kung kailangan kong sabihin sa iyo kung masakit na katotohanan ito. Hindi ko na kasi kaya dagdagan pa ang kasalanan ang ginawa ko sa inyo ng papa mo. Nung una gusto kong kunin ka at bawiin sa kanya. Pero naging masama na akong ina. At ayoko na maging mas masama pang tao. Ang sama ko, anak. May tumatawag. Hello? Si Sandy po. Uy, asan ka? Kumusta ang papa mo? Ha? May nahulog na truck kanina lang sa bangin. Biyahing Laguna raw. Ipinakita yung truck sa TV kanina eh. Truck nung pinagtatrabahuhan ng papa mo. Di ba ahente siya? Ano? Pa! Pa! Apo! Lo! Nasaan si Papa? Nasaan siya? Sagutin niyo yung tanong ko, nasaan si Papa? Rachel? Pa! Oh. Bakit? Pa! Ano ba? Ay! Ang alam mo kung anong nangyari sa inyo? Teka. Mabuti hindi ka kasama doon. Saan? Basta, huwag mo nang alamin. Ang mahalaga nandito ka. Ang mahalaga buhay ka. Ano ba sinasabi mo? Sinabi na sa akin ni Mama ang lahat. Anak, patawarin mo ako kung 18 taong kitang pinaniwala sa isang gawa-gawang kwento. Sorry, Pa. I'm so sorry. Napakasama akong anak. Huwag mo sabihin yan. Nag-iba ang pagtingin ko sa buhay natin kasi natikman ko yung ginawa ng buhay na kasama si Mama. Nabaliwala ko yung lahat ng mga sakripisyo mo sa akin. Lahat ng mga pagsisikap na buhayin ako sa kabila ng lahat ng hirap
Wesa. Sorry. Sorry kung minsan ko ginustong iwan ka. Kayo ni Lolo. Patawarin mo ko. Mula ngayon, gagawin ko ang lahat para masuklian ko ang lahat ng pagmamahal, oras, at sakripisyong binuhos mo sa akin. At saka pa, gusto ko rin magpasalamat sa iyo. Dahil pinili mong buhayin ako. Salamat pa. Sasali rin kami ng lolo nyo. Saya-saya din lang. Minerva, salamat nga pala sa pag-sponsor ng birthday party ni Rachel ngayon. Grabe naman yung sponsor. Wala akong ibang maisip na salita. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo. Dahil napalaki mo na maayos ang ating anak. Kung hindi, siguro kinamuhuyan niya na ako. Pero kahit nalaman niya na ang totoo, eto, ina pa rin ang turing niya sa akin. Dahil naunawaan niyang lahat ng tao ay nagkakamali. Pero mga pagkakamali ay maaaring itama. Salamat dahil pinili mong itamang pagkakamali nyo. Oh, Armando. Aminin ko. Naging napakahirap ng buhay para sa akin. Pero alam mo, isa lang ang pinangahawakan ko. Ano man kahirap ang kasalukuyan, tatiti ako. Sumayin niyo mga kaibigan. Ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan. Samantala, inaanyayahan namin kayong bisitahin ang FB page. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Dandicho Jr., Lionel Benjamin, at si Phil Cruz sa papel na Armando. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salong. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi. Nagaanyayang sa susunod, muli po namin kayong hahaddan ng isa na lamang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dulang.